sinamahan namin kasama ko si Attorney Nomer Lobo bilang Regional Election Attorney, ang representative ng Law Department para mag-file ng information doon sa Regional Trial Court ng Capas Tarlac. Okay? So, information na yon tinanggap at na noong October 29 at about 11:30 2004 at about 11:30 in the morning. Pag-imbestiga ng Department of Foreign Affairs, particularly doon sa and the BIB and then the PSA, the Senate, which actively participated doon sa investigation, and then yung kaso din na final ng Solicitor General na siya ay ma-acquaranto case, and then yung pagkakansela ng kanyang Philippine passport. So lahat ito ay naging basihan, okay, alongside doon sa record niya, doon sa voter registration record niya, doon sa kanyang final na certificate of candidacy noong October 1, 2021 bilang tumatakbo na kandidato para mayor ng munisipyo ng Bamban Tarlac. Yun ang mga naging ebidensya, kaya yung mga fingerprint niya, kaya ang ginawa ng Comelec and Bank ay nag-file siya ng information finding respondent accused Alice Guo as probably guilty of material misrepresentation in her certificate of candidacy. Hindi nakapag submit no na counter affidavit. Ito ang magiging consequence kung siya ay ma-convict dito sa information na sa kaso na ito, of which she is an accused, ay magiging disqualified siya to hold public office and she would be deprived of the right to suffrage per section 262 paragraph 1 of the Omnibus Election Code. So nakasad sa batas na sa Pilipinas, no, na tanging Pilipino lamang ang pwedeng mag-file, no. Ayun nga po, no, talagang di natin alam kung paano nangyari rito, ay bigla na lang nakapag-file itong Chinese na si Go Waping. Kaya ayun, ang numpa pa siya bilang mayor, no? Kitang-kita natin. Hapon, successful naman yung filing namin ng information laban sa dating Mayor Alice Go. So ayun nga po, no? Talagang tinambakan na to ng kaso ito, no? Misrepresentation, mayroong human trafficking, mayroong money laundering, graft and corruption, yung mayor pa siya. Talagang tambak talaga yung ikinaso dito kay Go Waping, no? At nakakulong ngayon sa Pasig, no? Because of the security concern of our lawyers that will be attending sa hearings, including the witnesses that will be testifying during the conduct of the hearings. Ayun. So, bali pala nung Comelec dito, no, ilipat. Imbis sa Tarlac, ilipat na sa Maynila yung pinasa nilang misrepresentation. So, sa ngayon, ay inaantay na ng Comelec itong panibagong warrant of arrest para kay Alice Go, para sa kaso niya misrepresentation, para nga mailipat, no, yung kaso sa Maynila instead, no, sa may Tarlac, ano. So yun po yung diskarte ng Comelec. At ituruan ng eleksyon na hindi porket hindi ka pinadisqualify, walang nag-oppose, walang nag-question sa iyong kandidatura, nakatakbo ka, nanalo, na proklama, naglingkod, ligtas na, sapagkat ang misrepresentasyon ay kasong kriminal. Ah, may kulong po pala yan. Isa hanggang anim na taon pong pagkakakulong yan. Hindi lang yung ground to disqualify a candidate, pero yan po'y ground din para ipakulong yung isang kandidato dahil sa pagsisinungaling. So, yun na nga po, no? At ito nga pong kay, yung kaso ni, ito, ni Alice, no? May 5 years kasi na prescriptive period dyan. So, 2026, pwede pa sampahan yung kaso, no? So, kaya pwede pang magsampa ang Comelec ng kaso. So, ayon nga kay dito kay Andres. Ay, Andres. Kay Comelec Chair.
ay nagkaroon sila ng parang online na pwede mo makita yung certificate of candidacy no, ng mga senators at para mabusisi din ng mga mamamayan kung sino yung mga kandidato, no? Mga peke, mga kilala, para maingganyo yung mga tao na makilahok or i-report, no? Yung mga kandidato. So, may mag-online dyan na makikita na natin via online. So, sa December 13 nga daw ay ibibigay yung pinaka final list, no? Ng mga kandidato sa December 13 yan. At titignan natin kung sino-sino matatanggal. So, bali, para hindi na talaga maulit yung pangyayari dito kay Alice Goo na nakatakbo, no, bilang mayor pa. Eh kung maging congressman pa yan, naging senador, naging vice president, naging presidente, Chinese, pure Chinese pala, no? So, yun, napakahirap. Kaya kailangan talagang ibusisiin natin lahat ng mga kandidato. So, kailangan natin ma-ensure na talagang Pilipino ang mga tumatakbo at hindi mga foreigner. Kasi delikado eh. So, yun po, no? Sa lahat po na may mga mabuting kalooban po dyan, ay baka naman pwedeng pa-subscribe, like, subscribe, at hit the notification bell. Maraming salamat po.